alam ko mag-bless ang bawat isa dahil itong kabataan na ito ay blessed na blessed ng Panginoon. Kitang-kita naman po natin sa kanyang tsura, sa kanyang sindi. Yeah. So, palakpak po natin ang buhay ng ating kapatid na si Brother Kenneth. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos Baluhan. Amen. Ngayon po rin nga na sa lahat ng oras sa iyo muna ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo? And in our life, kailangan natin ang lahat. Sa araw-araw na pumumuhin natin, kailangan natin kung ano yung pinakamabuti para sa atin. Naniniwala po ba kayo? And in our lives, sa araw-araw ng buhay natin, we need the Lord. Amen. Alam niyo po nung nakaraang taon, yun po na-realize na kahit Kristiyano ka, makakaranas ka ng ups and downs sa buhay mo. Amen. Kahit ikay Kristiyano, makakadaan ka talaga sa mga problema, dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka rin sa kaginhawaan, dadaan ka sa maayos, dadaan ka sa masama. Pero ang pagtuhanan po, in all of those things, in all of those times, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen. Naniniwala po ba kayo hindi kayo pinabayaan ng Panginoon? Kaya ngayong araw na ito, gusto ko pong magbahagi sa inyo tungkol sa ito, gusto ko pong i-share sa inyo na kung paano kumilos ang ating Panginoon. Ano po, sa buhay ko noong 2022, nakita ko na may mga pinagdaanan tayo, meron tayong mga dinanas na mga pagsubok, meron tayong dinanas na mga bagay hindi maayos. Pero alam niyo po, I'm so much grateful na sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa lahat ng panahon ngayon, naramdaman ko rin hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Na sa lahat ng oras, alam niyo, kahit tumataan ko sa problema, tumataan ko sa pagsubok, alam ko na hindi ka nag-iisa. That you are never alone. That God is with you 24/7. Amen. Kaya yung babahagi ko po sa inyo ay pinamagatang yan. Mamaya siguro lalabas na. Jesus 24/7. Amen. Ano po po sinabi natin 24/7? 24 hours? 7 days a week? Amen. Ibig sabihin, bawat oras, bawat minuto, kasama mo si Jesus. Are you ready for the word of God today? Are you ready for the word of God today? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon kung tayo ang kaya mga kayo ng Panginoon sa inyo. Amen. And maraming salamat po sa ating technician. Yun. And bago po tayo magsimula, maaari po ba tayong magsiyo po at tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, tunay na Panginoon na mabuti ka at kila ka, papuri-puri ka, O Diyos, sa lahat ng oras. Tunay, O God, na kayo, Panginoon, yung mataas, matatila. Panginoon, hindi po, Panginoon, yung nagsasalita, Panginoon, gawin din wala ko, Panginoon, bilang instrumento upang maipahayag ang iyong revelasyon, yung salita, Panginoon, sa mga anak mo, O God. Continue to open our minds, our heart, Panginoon, for the new revelation, Panginoon, for the fresh and new revelation na matatanggap nila, Panginoon. And I know, God, when your words are poured out in the hearts of your sons, Panginoon, and your children, Panginoon, they will be free, Panginoon. Sila, Panginoon, yung mapapalaya, Panginoon. Sila yung mapapagaling, Panginoon. Sila yung makakalaya, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. We honor you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yan. Gaya po lang aking nasabi ko, Jesus 24/7, tapos meron po siyang self-titled and simulate pala yung pagkakagawa ko. What should I do? Diba minsan napapatalang na, minsan napapatalang tayo, minsan out of frustration, ano yung gagawin ko? Meron naman yung curious lang na, ano yung gagawin ko? Meron naman yung galit na parang hindi niya, ano naman gagawin ko? Diba? Meron tayong mga ganun tanong, pero ngayon yung pag-uusapan po natin ito, malalaman nyo kung ano yung sabihin nung, ano ba yung sabihin ng Jesus 24/7 at ano ba yung sabihin nung what should I do? Amen! Ay pong araw na ito ay magbabasa po tayo sa isang chapter lang. Isang chapter na verse sa Bible. Ito nung natin makikita na kahit simple chapter lang sa Bible, isang chapter lang, marami kang matutunan. Naniniwala mo ba kayo doon? Na kahit isang chapter lang, kaya ka nung mapalaya. Na kahit isang chapter lang, kaya kang pagpalain ng Panginoon ng mga salita niya. Amen. Kaya ngayon, magbabasa po tayo dyan, talaga yun sa John 21. And basahin po natin yung John 21 verse 1 to 2 muna. Pagkatapos ito, muli nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa, sa Tiber ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Thomas, na tinawag na kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ng Zebedee at dalawang mga alagad. So verse 3 sinabi sa kanila ni Simon Pedro, maging isda ako. Sabi naman ng mga ano, sasama kami, sabi.
Sasama kami, sabi nila, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Sumakay sila sa isang bangka, magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Amen. Makikita po natin dito na una, parang isa umpisa pa lang, makikita na, parang napaisip na sila, what should I do? Ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko? Siguro parang nabobored na sila ito kasi yung panahon na si Jesus ay namatay na. At parang yung mga iba, nagbalikan sila sa mga kanilang mga ginagawa. Makikita mo rin na hindi lang ito limitado sa mga disipulo. At ito yung nagiging totoo din, nagiging buhay rin sa mga Christian, mga tao na akala na nakilala nila ang Panginoon. Tapos kinalimutan nila ang Panginoon. At makakasin po natin na once na ikaw bumalik sa pag-iiwan mo ang Panginoon o tumalikod ka sa Panginoon, usually nabalik ka sa umalamin din natin yung dati mong ginagawa. Amen. Kung dating nasa kasalanan ka, pinulot ka ng Panginoon, pag tumalikod ka sa Panginoon, saan ka babalik? Sa kasalanan din. Kung makikita po natin dito sa istoryang ito, si Pedro, nung tinawag po siya ng Panginoon, siya po ay mangisda. At nung dumating po si Jesus at sumama siya, naging alagad siya, at si Jesus ay namatay, hindi po nila nito alam na parang si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay nag-resurrect. Sinabi nila, anong gagawin natin? Sinabi ni Pedro, sabi ni Peter, mag-iisda na lang ako. Sabi nila sa English, I will go back to fishing. At sinabi naman, parang si Peter, parang naging ehemplo siya ng isang leader dito. At kaya napansin ng mga iba na, sige, sasama kami. Sabi ng mga ano. And doon po natin muna makikita natin na isang leader, more than doon sa sinasabi ng leader, ang sinusundan ng kanyang mga followers ay kung ano yung ginagawa niya. Amen. Ganun din po sa parenting. Ano, mapansin niyo po ba? Na parang pagdating sa magiging magulang, mas sinusunod ng mga anak kung ano yung nakikita nila doon sa kanilang magulang more than doon sa kung ano yung sinasabi ng kanyang mga anak. Na mas sinasabi ng kanyang magulang. Naniniwala po ba? Kaya pansin ko po yun eh, kasi kapag nalala ko po na ako'y bata pa, kapag may napapagalita na sabihin, gumising naman kayo ng maaga. Pero nakikita ko naman yung tatay ko na parang tangali naman siya gumising. Para kahit po ulit niya sabihin sa akin na gumising ka ng maaga. Dahil nakikita ko sa kanya na iba yung ginagawa niya, hindi ko nasusunod. Pero nung ako po ay tumira sa bahay ng mga lolo ko, dahil maaga siyang gumising, alas 4, alas 5, gumising na siya. Dahil siya yung sinusunod namin, siya yung leader namin, nagagaya namin yung ginagawa nila. Kaya nga sobrang halaga na sa bawat leader na narito na maging ehemplo tayo hindi lamang dun sa ating sinasabi. Amen. Na magbigay ka, na magsimba ka, na magpray ka, kundi maging ehemplo tayo, maging example tayo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. So, kung nabasa po natin dito sa yan, super screen, nakalagay po dito, pagkakapos nga po nilang sinabi na napapalikin mo sa pangisda. At nabuhay ng isda nga po sila ng ganang kanila. Sa kanilang kakayanan, sa kanilang kaalaman. Saka siguro parang wala na din silang magawa. Sige mo, mga isda lang tayo, sasama na lang kami sa inyo. And sinabi dito, subalit, wala silang nahuli. Masili ba yun? Trabaho ka na trabaho, tapos pagkaano mo, wala. Pagtrabaho ka na trabaho, malalabasan may utang pa ba? Talingin niyo, masaya ba yung ganang klase ng buhay? Di ba hindi? And sometimes, dualating ang mga tao sa ganung pagkakataon. Na kahit trabaho ng trabaho, gawa ng gawa, in their own words, walang nangyayari. Dualating po tayo sa ganung ano. And minsan, nagkakaroon tayo ng mga frustration na napapatalong tayo. Lord, bakit hindi mo bine-bless yung plans ko? Lord, bakit hindi mo bine-bless yung plans ko? Bakit hindi mo, Lord, i-bless kung ano yung plans ko, Panginoon? Pero sometimes, kailangan natin i-redirect yung isip natin saka yung mindset natin na maybe, hindi gusto ng Lord yung plans mo para sa'yo because He has plans for you. Amen? May plano ang Panginoon sa buhay mo. Sabi mo nga sa tabi mo, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen? And this is the good thing about God's plan. Di ba pagka sarili mong plan, you are waiting for God's plan na ma-bless. Ito yung plan mo, you are waiting for God's plan to be blessed. Ito pong maganda. When God is planning for you, if it is God's plan, pinagpala na yan. Amen. Kung plano yan ng Panginoon, pinagpala yan. That is the best for you. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? And
makikita po natin na yan, sinabi po dito na yan, nagtrabaho nga sila ng trabaho, ganun ang kanila, sarili nilang desisyon, dito ang gagawin namin, mag-isa kami, ano nangyari? Wala po silang nakuha. And, hindi ko po sinasabi na pagdating sa Bible na, pagdating sa ating mga ginagawa na, pagka ba, tinanong natin yung watch life ko, kailangan ba natin kumatid muna ng tatlong Bible study, dalawang prayer meeting, apat na service, bago tayo gumawa? Hindi po. Hindi ko sinasabi na kailangan muna natin gawin lahat ng mga proseso na yun para magawa natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero sinasabi ko, opo, ang Biblia ay may prinsipyo. Naniniwala po kayo, ang Biblia ay may prinsipyo sa kung ano dapat natin ginagawa. And this is the, ito ang sinabi ng Biblia. Hindi ko po ito sinasabi ng sa akin lang, kundi ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Sinabi sa Kawikaan 3 verse 6, sa lahat ng iyong ginagawa, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sabi po dito, we should acknowledge God sa lahat ng ginagawa natin. And basahin ko po natin dito sa isang verse. Sobrang tinamaan ako dito sa verse na ito nung binabasa ko siya kagabi. Sabi, makinig kayo sa akin, sabi sa Santiago 4 verse 13 to 14, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito. At ganoong bayan, sa isang taon kami titipid doon, makakalakad kami, kikita kami ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay niyo ay parang isang pususok lamang. Sandaling lumilitaw at agad na nawawala. Kung mapapansin po natin, when the Lord said sa Kawikaan 3 verse 6, na sa lahat ng oras, dapat nating isalang-alang ang ating Panginoon. If you want your plans to be blessed, if you want your day to be blessed, dapat alalahanin mo that you are not just doing it for yourself, kundi naalala mo kung ano yung approval ng ating Panginoon. Alam mo, there's nothing wrong na magplano. Alam po yan, sobrang natutuwa ako kapag ang isang tao'y handa, ang isang tao'y nagpa-plano, pwede simulan mo ang panalangin. Kasi alam niyo po, ang unang pag-determine ng araw mo, usually ay sisimula pagkagising mo pa lang ng umaga. Amen. Naniniwala po ba kayo? Kadalasan kapag ka nagising ka ng maagang balino, usually natatapos din yung gabi mo na balino. Gigising ka ng Panginoon, nagigising ka ng umaga na masaya, usually natatapos din siya ng masaya. And, alam niyo po, pwede natin itong ma-apply itong verse na to sa ating pang-araw-araw na buhay. Kahit sa simpleng paraan, pagkagising mo sa umaga, you know that you have plans. Pupunta ako sa lugar na to, bibisitahin ko si ganito, kami ay bibili ng ganito, di ba? Meron tayong mga ganon. Na sa araw na yun, meron tayong nakatalaga. Pero, our prayer should be this. Lord, ganito po yung plano ko. Lord, ganito po yung gagawin ko. Pagpalain mo po ako. Pero, kung ano po yung kalooban mo, I am listening in your voice. Kung ano yung plano mo, nakikinig po ako, Panginoon. Kung ano yung plano mo, yun yung mas gusto ko. Amen. At sinabi pa nga dito, na bago na tayong maging masabi nga din sa isang verse na huwag na huwag maging mayabang upang magmataas. Sinabi din sa sunod na verse, sa succeeding verse na huwag tayo maging mayabang upang magmataas. Nasa sabihin mo, alas isang taon, ganito ang gagawin ko. Bukas, ganito ang gagawin ko. Then sinabi ng Panginoon, kahit nga bukas, hindi nyo alam kung mangyayari. Amen. Tomorrow is not promised. Marami pong mga tao na nagpa-plano para sa sarili nila na upang nalipas ng 5 taon, ganito ang gagawin ko. O kaya, sa hindi muna ako magsisimula ng gagawin kong ito, mga next week na. At alam niyo po, ang buhay ng tao ay hindi predictable. Amen. Pero mga tao na sobrang lakas ng katawan, sobrang ayos, sobrang dami ng pangarap, at then, kinabukasan, wala na. Amen. Pero mga tao na sobrang akala nila, meron silang future ahead of them, trabaho sila ng trabaho, gawa sila ng gawa, dahil pinagpupukosan nila kung ano yung meron din sila iniisip na gato gagawin mo sa isang araw, gato mas gagawin mo sa ibang sa isang taon. Hindi nila alam, yung buhay nila pwede magtapos na sa araw na yun. Amen. Kaya nga sinabi ng Panginoon, although sinasabi lagi ng Panginoon na mahalaga tayo, pero sinabi ng Panginoon dito na para daw tayo usok. Sinabi nga din sa isang verse ay peace. Alam niyo po yung itsura ng peace. Sino nakakita ng peace ng alcohol pag ini-spray? Di ba pag ini-spray? Wala na. Ganun po yung comparison kung ano ang Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Because His eternity, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kahalagahan ng Panginoon,
ay hindi makukumpara sa kung ano lang yung meron tayo. Amen. Ang buhay lang natin ilang taon lang, pinakamatanda na siguro mag-aabot ng 90, 100. Pero ito pang eternity, oh. Amen. Kaya nga para sa mga nasabi, parang daw siyang usok lang, parang miss lang. Amen. Kaya nga sabi, kaya nga kung tatanong yung sarili, sa tingin mo, sino may mas alam sa'yo? Ikaw ang Diyos. Sino mas nakakaalam kung anong mas nararapat sa'yo? Ikaw o yung taong gumawa sa'yo. Amen. If we will ask ourselves, na sino ba mas makakaalam nito? Sino ba mas mahalaga? Sino ba yung mas makakaalam kung ano yung kaloob, kung ano mas maganda para sa akin? Diba? Para lang tayong uso. Pero, sa pamagitan ng Lord, kaya niya kanyang gawin nang higit pa sa kung ano yung akala mong kaya mo. Amen. And pagpatuloy po natin din sa ano, sunod na verse. Sinabi din sa verse 4, Nang umaga, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit hindi nila siya nakilala. Nung binabasa ko po, parang natatawa lang ako lagi sa mga disciples eh. Parang naiisip ko na, hindi nila kilala si Jesus. Di ba ilang araw po lang kasama ng mga disciples si Jesus noon, ilang araw nila silang nakilala, ilang araw nila silang nakasama. Pero, nung bumalik si Jesus at nakita siya ng mga disciples, sinabi dito, hindi nila nakilala. Alam niyo po, akala ko, ano to, medyo imposible or medyo madalang. Pero ito po ang katotohanan. Maraming pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na nagpapakita sa kanyang Panginoon, nagsasalita ang Panginoon sa kanya, pero hindi niya nakikilala. Amen po ba? Kahit nasa loob siya ng simbahan, hindi niya na-acknowledge na God is with you. God is here. Amen. Na kahit kaharap nila ang Panginoon, hindi nila nakilala. Hindi po yung nangyayari noon lang, kundi hanggang sa ngayon, kahit nasa loob sila ng simbahan, kasama sila nag-aawit, nagpupuri, nananalangin, minsan, kahit nandun siya sa parehong lugar, hindi pa rin nila nakikilala ang Panginoon. Tunay po ba? Kaya makikita po natin na hindi porket sinasabi mo na siya, ba naman ako ng simba, ay na-attend naman ako dyan, saka nagbibigay naman ako, ay nagpapayala naman ako, kaya kilala ko na yun si Lord. There are times na you should ask yourself, nakikilala ko ba kung sino yung kasama ko? Amen. Kaya yung iba, pinabawal ang bahala nila ang mga gawain ng Panginoon eh, because hindi nila nakikilala kung sino yung kasama nila sa gawain nila. Amen. Tapos pagka presidente ang pumunta, kilala mo na presidente, kung prepare ka, baga kang pumunta. Meron kang preparation because na alam mo na yung makakasama mo ay mahalaga. And the same way, kung naaalala mo at nakikilala mo ang Panginoon, na Panginoon na makikita mo sa bawat pagsimba mo, you have that excitement. Ano, excited ka na, wow, makakapag-praise na naman ako kay Lord, makakapag-puri na naman ako sa Panginoon. Ano po? And basahin po natin sa verse 5 to 6, sinabi dito, mga anak, mayroon ba kayong huli? Nung binabasa ko itong verse na to, parang iniisip ko, parang nandoloko lang. Parang nandiyo lang aasal si Jesus dito, parang iniisip ko gano'n. Diba? Ano sila ng trabaho? Sila ng trabaho. Tapos pagka bunot, nung malambat, wala silang huli. So parang, iniimagine ko, parang nakatingin siya, gusto ba kayo dyan? Kaya niyan? Okay ba kayo dyan? Parang iniisip ko lang gano'n, parang, may ano, parang para tinatanong niyo, kaya niyo ba ng sarili niyo? Kaya niyo ba ng sarili niyo? And alam niyo naman po nangyari? They caught nothing. Wala pong nakuha yung mga ano. And alam mo, gaya ang sinagot nila dito, mga anak, mayroon ba kayong huli? Ang sagot nila, ang sabi, wala po. Sagot nila. Sinabi ni Jesus, ihulog niyo ang lampat sa gawing kanan ng baka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. And, alam niyo po, there are times na gawa tayo ng gawa ng isang bagay, trabaho ng isang bagay dito sa kaliwa, hindi natin alam, hindi tayo nakikinig sa pilit ng Panginoon na sinasabi ng Panginoon, ilipat mo yung lambat mo sa kanan. Ilipat mo yung lambat mo sa kanan. Sa tingin niyo, kung hindi nakinig yung mga disciple, ano sa tingin niyo mangyayari? They will go out natin. Wala po silang makukuha. Pero sinabi ng Panginoon, ilagay niyo yung lambat sa kanan. At ito bang nangyari? Sinabi, ihulog nga nila ang lambat at nang hulihin nila ito, hindi nila makaya sa dami ang huli. Hindi lamang sapat, hindi lamang basta-basta yung nakuha nila. Kung isabi, hindi nila makuha sa sobrang dami.
Amen? Minsan trabaho tayo ng trabaho dito sa kayo ba? Sinasabi ng Panginoon, ganito yung gawin mo dahil matigas sa ulo mo, dahil hindi ka aware sa sinasabi ng Panginoon, nasa ugat sa kanan. Anak, ugat sa kanan. Di ba? Instead, nami-miss natin yung opportunity na binagkakalawin sa atin ng Panginoon. Kaya sobrang halaga po na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. And, naalala ko nun, meron akong isang pinakikinggan ng isang preacher. And, sinasabi niya yung accomplishment niya. Parang sineshare niya yung mga na-achieve niya sa buhay bilang isang pastor, bilang isang preacher. Na yung maayos sa pamilya, maayos na buhay, meron siyang maayos sa relasyon sa kapwa niya. Basta marami siyang sineshare na accomplishment. And alam niyo po, may nagtanong sa kanya na parang, ang swerte mo naman, pastor, parang ang swerte mo naman. Pero sinabi niya, hindi ako swerte. Ako'y pinagpala ng Panginoon. Hindi yan nagkataon lang na maging maayos sa pamilya mo, hindi nagkataon lang na maganda yung relasyon mo sa pamilya mo, kundi pagpapala yun ng Panginoon sa'yo. That is God's favor in your life. And alam niyo po, siguro tagpilin na natin yung ganong klase ng pag-iisip na, ang swerte mo naman. Instead, sabihin natin na, ang favor ng Lord ay nasa'yo. Alam mo, pinagpala ang kapatid. Alam niyo po, ang ganda lang sagot niya din eh. Alam niyo, sinabi niya, paano hindi ko yun ma-achieve ay dalawa kami? Amen? Sinabi niya, paano hindi ko ma-accomplish ang lahat ng yan ay dalawa kami? Sino yung isa niyang kasama? It is Jesus. Di ba, 1-2 is better than 1? Amen? Kaya ang super natuwa ako, paano kung hindi ko magagawa ang lahat ng yan? Meron akong kasama. Meron akong kompanyo. Meron akong friend. Meron akong ginagawa. Meron akong kasama. Meron akong katulong. Meron akong assistant. Kaya nga, kung tatanungin natin yung sarili natin sa kalagayan natin ngayon sa buhay natin, pwede natin tanungin yung sarili natin. Yung plano ko ba ay gumagana? Yung ginagawa ko ba ang pagpapakapagod, pagpapakahirap ay gumagana? Yung plano ko ba sa sarili ba ay gumagana? Amen. Kaya pagkatanong ni Jesus sa mga disciple, okay ba kayo dyan? Okay ba kayo dyan? At sumagot ng mga disciple ng wala po. At kung sumagot ka ng wala po or hindi po maayos, be ready kasi may sasawihin sa iyo, Panginoon. Alam mo po, ang Panginoon natin ay buhay. Ang Panginoon natin ay buhay. Hindi siya yung parang dati lang siya nagsalita dahil araw-araw na umusap sa iyo, Panginoon. You just have to be very careful and you have to be very attentive sa kung anong sasabihin ng Panginoon. Because alam niyo po, ang breakthrough at ang blessings ng Panginoon, nandyan yan sa iyo. You just have to be ready at makinig ka sa instruction ng Panginoon. Amen. And sinabi po dito na many things, meron tayong mga care, meron tayong mga pinagkakaabalahan, meron tayong mga bagay na mahalaga sa atin. Ano po? And alam niyo po, ito yung sasabihin ko sa inyo. May bakit sa inyo ang Panginoon. The Lord cares for you. Yung nabibigatan ka, nahihirapan ka na sa kuwari meron isang bagay na napapagod. The Lord, pagod na ako sa bagay na to. Lord, nahihirapan na ako sa bagay na to. Lord, nabibigatan na ako sa bagay na to. Hindi bulag ang ating Panginoon para hindi yan makita. At hindi rin maisi ang kamay ng Panginoon upang agudin ka. Minsan, binibigyan tayo, hindi nakakilos sa mga Panginoon sa buhay natin, sa mga bagay na pwede na natin putang, kaya gusto natin tanggalin sa buhay natin dahil hindi natin nire-let go at hinahayaan sa Panginoon. Amen. May mga bagay tayo, Lord, ayoko na nito, pero ikaw pa rin ang gawa ng gawa sa sarili mo. Lord, gusto ko lang magbago, pero ikaw pa rin ang gawa ng gawa ng sarili mo. You have to let go. Sabi nga ni Elsa, no? You have to let go. Amen. At sabi po ng Panginoon, sinabi dito sa verse ng, Sinabi po dito sa ano, cast your care in the Lord and He will care for you. Kung ano yung kabigatan mo, ibigay mo sa Panginoon and He will take care of that. Amen. Naniniwala po ba kayo na God is in control? Amen. Sinabi ng Panginoon, wala pang naglingkod sa Kanya na pinabayaan ng Panginoon. Basahin po natin sa verse 6, sinabi dito, inuhulog niya ang lambat sa lubing kanan. Sinabi niya, hindi nila makaya sa dami. Alam mo, sa tingin nyo, masaya yung mga disciple na nangyari, yung pangyayari na yun? Ay, suprantahan ka lang nakuha. Sa tingin nyo, gusto nyo ba yun? Amen. Amen. Yung mga nag-aimit sila yung makakatanggap, no?
Bilhin mo yung ganong klase ng blessing na umapaw, na talagang abundant, na work. Alam niyo kung makikita niyo, hindi naman sila nagpakatrabaho ng mahirap din sa bagay din eh. Lagyan lang nila yung mga sa kanan, sinundan lang nila yung sinasabi ng Panginoon, pag-abulit nila, pinagpala sila ng Panginoon. Doon makikita that it's not your action na magpapala sa'yo, kundi yung taong nagbibigay ng pagpapala. Tapos diba, nakita natin kung ano yung comparison na gumawa sila ng kanila, turo sabi nga din eh, they work day and night. Sa English, meron ng version na nagtrabaho sila day and night and they caught nothing. Pero sinabi sa kabilang banda, tinasinawa naman sila ng Panginoon, nakinig sila din sa instruction ng Panginoon, pagka lagay ng lambat sa kanan, binunod nila, and they get an abundant. Abundant yung nakuha nila. Na, alam niyo po, kung mapapansin natin, dito sa mga pagkakataon na to, di ba? Sinabi dito, na before pa nito, hindi nakikilala ng mga disciples si Jesus. Pababasa po natin tayo sa verse 7. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon! Ano naman sa inyo? Magkang kilala na nila. Kanina hindi nila kilala, nung nagkaroon ng miracle, ay, ang Panginoon pala iyon. There are moments in our life na pagdating sa kahirapan, pagdating sa struggle, pagdating sa testing, parang hindi natin makita ang Panginoon. Ano? Nagiging bakit yung problema sa atin? Parang, ay, sino ba si Lord? Ano ba yung kaya niyang gawin? Pero there are times na kapag dumating naman yung pagpapala, saka lang natin siya nakikita. Saka lang natin nakikita na, ah, sino yung pala yun? And, alam niyo po kung sinabi ng Panginoon? Alam niyo, sobrang graceful ng Panginoon. Kasi alam niya na mahina tayo eh. Alam ng Panginoon na tayo ay meron tayong mga sarili nating pagdududa, meron tayong mga sariling kahinaan. Alam niyo ba nangyari kay Thomas? Di ba nakita rin na si Jesus? Sinabi pa rin Thomas, eh, kung ikaw nga yan, kung ikaw nga talaga si Jesus, masundot nga ng daliri ko sa ganito mo. Di ba kasi ganito niya? Ay, kung ikaw nga talaga si Jesus, masundot nga ako dyan. Palagay nga ako ng daliri ko dyan, di ba? Pero sa totoo lang, kung iniisip ko, kinalagay ko yung sarili ko kay Lord, di ba ba sapat na nabuhay ako? Hindi ba ba sapat na nakita niya akong pinako doon, tapos bumalik ako dito na buhay ako? Gusto ko pa isusundot, pero alam mo yung ginawa ng Panginoon? Hinayaan ng Panginoon si Thomas na ilagay yung daliri niya dito. Kasi He will meet you kung ano yung kakayanan mo. Gagawin ng Panginoon lahat ng paraan upang maniwala ka sa Kanya. Gagawin ng Panginoon upang lahat ng paraan para maabot ka. Pero alam niyo pong sinasabi ng Biblia, mapalad ang taong naniniwala kahit hindi pa niya nakikita. Mapalad siya kasi naranasan niya yung sundot ng Panginoon din sa kaway ng ating Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, mas mapalad ka kung hindi mo ba nakikita ay nananampalataya ka na. Hindi mo ba nakikita ay naniniwala ka na. Amen po ba? And, alam mo yung katotohanan na pagdumating na yung blessings natin, pagdumating na yung breakthrough natin, pagdumating na yung pinagpe-pray natin, ito po ang totoo. Na you need more of Jesus nung wala ka at kailangan mo na ng Panginoon kahit nakuha mo na yung pinapanalangin mo. Hindi po rin dumating na yung panalangin mo eh. Hindi ko na gaano kailangan ng Lord. Hindi po ganun. Sa lahat ng oras and every day of your life, 24/7, you need Jesus. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Kasi ito po ang katotohanan, ito yung laging nire-remind sa akin ng Panginoon. If you will not love God in your bad times, you cannot love Him in good times. Ano naman na po ba kayo doon? No, kung hindi mo pupurihin ng Panginoon habang single ka, hindi mo siya pupurihin kapag meron ka ng asawa. It is not about your situation. It is about your mindset at pagkakakilala mo sa ating Panginoon. Marami nagsasabi na, siguro kapag ako yung nagkaroon ng girlfriend, baka maging masasaya na ako, mas magpipraise talaga ako kay Lord. Nagkaroon ng girlfriend, ay siguro baka ako nagkaroon ng asawa. Magpipraise talaga ako kay Lord, nagkaroon ng asawa, ay, siguro baka kami nagkaroon ng pitong anak, siguro baka mas pagpupuyan ko ang Panginoon. Ito po ang kalpahanan na, kung hindi mo kaya pupurihin ng Panginoon in your bad times, you cannot
Praise Him in your good times. May hirapan ka. Alam niyo kung bakit? Kasi it is easier for people na lumapit sa Panginoon when they are desperate. Mas madaling lumapit sa Panginoon kung ikaw ay nangangailangan. Mas madaling lumapit sa Panginoon kung may kailangan ka sa Kanya. At mas mahirap naman sa isang tao na magpuling sa Panginoon kapag sa tingin niya, mayroon siya ng lahat ng bagay na kailangan niya. Tawag niyo yung ibang tao na matatalino, nakala nila, ay matalino na ako, kaya ko ngayon gawin lahat. Ay mayawa na ako, kaya ko ngayon gawin lahat. Pero kung yung sinasabi ko na, kapalad ka, na kung sa panahon ng paghihirap, pinapapurihan mo ang Panginoon. Na kung sa panahon ng kamatayan, pinapapurihan mo ang Panginoon. Sa panahon ng kahirapan, pinapurihan mo ang Panginoon. Kasi once na naghihirap ka at pinapurihan mo ang Panginoon, doon sa dumating sa Panginoon na ikaw ay umaman, you will acknowledge that it is not you, but it is Jesus who is within you, nagkumilos para dumating ka sa kung aling pinapanalangin mo ngayon. Di ba? Sobrang nakaka-excite kaya magpuri kapag dumating yung prayer mo. Di ba? Ang sarap magpuri kapag dumating yung breakthrough mo. Ang sarap magpuri kapag dumating yung pinapanalangin mo ng kagalingan. Di ba? Ang sarap ng mga bagay na yun. But if you want to go there, nakasama mo si Jesus, you have to start kung nasaan ka ngayon. You have to start kung nasaan ka ngayon. Hindi mo kailangan maghintay na, ay, magpe-pray na lang ako kapag makalipas ang isang araw. Magpe-pray na lang ako kapag magaling na ako. Magpupuri na lang ako kapag ako'y mayaman na. Magbibigay na lang ako kapag kaya ko na. You don't have to wait for that time. Kasi yung araw na yun, sinabi ng Panginoon, hindi mo alam ang bukas. Baaring yung araw na yun, hindi na mangyari. You have to meet Jesus right now. You have to meet Jesus right now. And basahin po natin din sa verse. Sinabi dito, sabi nga nila, ang Panginoon nga yun. Bigyan nakilala na nila. Nang narinig ni Simon Pedro ang Panginoon, iyon ay nagsuot siya ng damitan na kauban siya noon, saka siya lumusot sa tubig. Lumating sa pampang ang kasama niya mga alagad, sa kayang baka at hilahila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong malayo sa pampang, may 90 meters lamang. Sinabi po sa verse 9 na, pagkaahon nila sa pampang, nakita sila roon ng isang isdang iniihaw na nakabag na nagbabagang uli at ilang tinapay. Magdala kayo ito alang isang isda at panghuli kayo. Sinabi ni Jesus, kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hindi lang sa pampang ang lambat na puno ng malaking isda. Tingnan niyo kung sinabi ng Panginoon. Sinabi din sa Biblia. Madami daw isda, di ba? Sinabi, 133. Lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit gano'n karami ang isda. Hindi ba kayo nawaano? Hindi ba kayo nabang napapaisip na? Kailangan ba ako bilangin? Ayun, 132, 133, 134, hanggang umabot sila sa 153. Alam niyo po, nung nakuyusin siya ako dito eh, bakit kailangan pang isulat na 153 isda na huli? Ba't kailangan pang isulat na gano'n? Alam niyo po, na nung binabasa ko siya, nung inaaral ko siya, ganula yung ano. Yan. Nung binabasa ko siya, maraming mga theologians, saka mga nag-aaral, mga Bible scholar yung nagpapaliwanag ng iba't ibang ano. Meron sila yung mga pinagpa-plus na ito, kumihin kasi nito ay ganito, kumihin nito ay ganito. And alam niyo po, yung pinaka-tumatak sa akin na noon ay, unang-una, yung 153, sinasabi doon, na nung panahon daw ngayon, 153 kind of fish ang meron. Parang hindi, ito yung sinasabi, ito yung totoo, kumbaga ito yung mga teorya lamang ng mga Bible scholar. Sinabi that there are 153 kind of fish at bawat isang piraso po ay yung nahuli nila. Yung sabi nila, and there are yung pang nire-represent daw noon ay full harvest. May mga nagsasabi naman na sa Greek po kasi pag pinagsama yung 153, pag nabuo siya, ang ibig sabihin nun ay Peter at fish. Di ba si Peter yung naging isda? Pero hindi, medyo hindi ako convinced sa mga paliwanag nila. Alam niyo ba kung ano yung naging conclusion sa buhay, sa pagbabasa ko nito? God puts so much details in your life. Amen. Kung dito pa nga lang, pagbibilang pa lang ng isda, sobrang interesado ng Panginoon. How about your life? How much more sa buhay mo, di ba? Yung mga snow, ano nakita ba kayo ng snow sa microscope? Kung gano'n sila kaganda, kung gano'n kaayos. Ganong klase ng detail yung ginagawa ng Panginoon. How much more in your life? Sa tingin mo, mas mahalaga pa yung bilang ng mga isda kaysa sa buhay mo? Mas mahalaga ba yung bilang ng mga klase
na mo, kaysa kung nahuli nila, kaysa kung ano yung ginawa niya sa, kaysa din sa buhay na pinagkaloob niya sa'yo. So tingin niyo ba, mas mahalaga pa yung 153 na isda kaysa sa mga plano ng Panginoon para sa inyo? Amen. He puts so much attention and details to... Yan. He puts so much attention. Yan. Na, kung papapansin po natin, ang Panginoon ay he has so much attention to detail. Alam niyo ba, nung ginawa yung ark ko, may sukat po yun. Hindi siya sinabi lang ni Jesus, ni God na, sige, Moises. Aba, Moises bagal. Joseph. Ay, di ba? Hindi nagre-reakin niyo ba? Kasi parang hindi nalitin sila pamilya ito. Sorry. Sinabi. Si Noah. Sinabi, hindi lang sinabi ni, basta na hindi na basta sinabi kay Noah na, sige, gumawa ng bangka, bahala ka. DIY mo na lang yan. Hindi po. Meron po yung sukat kung gano'ng malapad, gano'ng madami. Kahit nga yung mga bilang ng mga ano, meron siya. Meron. Binibigyan ng Panginoon ng sobrang detalye yung mga bagay na yun. Ang mapapansin po natin, na kahit sa tabernacle, sa lahat po ng mga bagay, nabibigay siya ng sobrang attention, sobrang detail dun sa pag-aana natin. At ganyan din po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Na sa bawat araw ng buhay mo, God is watching you 24/7, may pakialam ang Panginoon sa buhay mo. And, kung babasahin po natin yung kabuuan nitong ano nito, ng John 21, papapansin po natin na if you want your life to succeed, you have to allow Jesus to take the wheel. Ipagkaloob mo ang Panginoon, ipagkaloob mo yung buhay mo sa Panginoon. At alam niyo po, itong masasabi ko na sa lahat ng pagkakataon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. He is always with you. Lagi kang kasama ng Panginoon. Kaya nga, alam ba, so nung binabasa ko ito, napapatanong ako na, Lord, ayoko ng ganong buhay. Ayoko ng ganong klase ng buhay na trabaho ako ng trabaho, pero wala akong nabubuha. Gawa ako ng gawa, pero I thought nothing. Wala akong na being witness that. Ayaw niyo rin ba ng ganong klase ng buhay? Ayaw niyo ba ng ganong klase ng buhay? Kasi di ba, trabaho ng trabaho, gawa ka ng gawa ng sa sarili mong effort, sa sarili mong kakayanan, and you will cut nothing. Alam niyo po, pwede natin gawin. You have to surrender to Jesus and admit. Surrender and admit. Na, hindi mo magagawa ang mga bagay na yon kung wala ang ating Panginoon. And you can do it without God. You can do it without Jesus. Na, apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, na we can do nothing. Kaya nga, let us have that heart na mag-pray tayo in our heart. Na Lord, come and take over. Come and take over in my life. Come and take over in my life. And basahin po natin dito sa verse 12-13. Alam niyo ba, sobrang natuwa ako dito sa pusong pagiging servant ng Lord na hali kayo at magagahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ay Panginoon. At luwapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila ganun din sa kanyang ginawa sa mga isla. Kung makikita po natin, alam niyo ba, si Jesus na namatay, na pinako sa krus, si Jesus na nag-resurrect from the dead, si Jesus na Kings of Kings, Lord of Lords, alam niyo po ang ginawa? He came for them. Inayaan ng Panginoon yung mga disciple na magtanghalian, na magumagahan, na magbreakfast. Sa totoo lang, kung si Jesus itong titik niya yung sarili niya na, hindi, paglipudan niyo ako, hugasan niyo ang aking mga paa, pakainin niyo ako, pagluto niyo ako, diba? Diyos siya eh. Pero hindi po. Una-una siyang nag-serve. Una-una siyang nagpaka-servant. Makikita po natin yung puso ni Jesus na ganun dapat yung klase ng puso na meron tayo. Na hindi natin nalagay yung sarili natin na, ay, dapat ako, eh, bakit hindi ako pinapansin dito sa lugar na to? Ay, bakit hindi ako pinati? Ay, bakit hindi ako pinamayan? Ay, bakit hindi ako pinakain? Instead of tanongin mo yung sarili mo ng ganun, tanongin mo, ano kayang may tutulong ko? Ano kayang gagawin ko pang makatulong ako sa iba? Ano kayang gagawin ko pang mapakain sila? Ano kayang gagawin ko para mapamaramdaman sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon? And last na po ito, sinabi dito, sa end part nitong verse na to, tinanong ni Jesus si Pedro. Kung maaalala niyo po si Pedro, yung nagsabi na, sinabi niya ano na,
si Jesus, itatanggi mo ako. Kasi sabi ni Jesus, hey, hindi po, kahit ako'y patayin. Kahit ako'y ano, hindi ka talaga natatanggi. Tapos alam niyo po, ilang beses, hindi lang isang beses tinanggi ni Pedro, si Jesus, sa tinanong na, kasama mo ba si Jesus? Ay, hindi yun, hindi ko yung kalala. Tinanong ko rin siya, kasama mo ba si Jesus? Ay, hindi ko alam yan. Kilala mo ba si Jesus? Tatlong beses po siya tinanong, sinabi niya, hindi na kalala ang pating Panginoon. At alam niyo po, dito sa bansa, puntong ito ng kwento, sa bandang huli habang kumakain sila, sinabi ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung mahal mo ako, pakainin mo ang mga tupa ko. Muli, tinanong ulit ni Jesus si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Sinabi nung ni Pedro, opo, mahal po kita. Sinabi ni Jesus, kung mahal mo ako, alagaan mo ang mga tupa ko. At sa pangatlong beses, kung paano tatlong beses, tinanggi ni Pedro, si Jesus, tinanong ulit ni Jesus si Pedro ng ikatlong beses, Pedro, tunay mo ba akong mahal? Sinabi ni Pedro, opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, feed my sheep, pakainin mo ang mga tupa ko. Ano makikita po natin na hindi sinasabi ni Jesus na pakainin mo ang mga tupa mo, kundi pakainin mo ang mga tupa ko. At alam niyo po, sino ba ang mga tupa ng Panginoon? Sinabi sa John 10:27, my sheep hears my voice and they follow me. You will know that you are a sheep of God, na ikaw ay tupa ng Panginoon, if you know God's voice and you follow Him. You will know na ikaw ay tupa ng Panginoon kapag narinig mo yung tinig niya and you follow Him. Ito po yung naging lesson para sa akin sa araw na ito habang binabasa ko. Alam ko na bawat isa sa atin yung may kanya-kanya nating revelation, may kanya-kanya ano. Pero ito po yung pinakang tumatak sa akin na apart from God, you can do nothing. Pangalawa, He blesses His plans for you. Pinagpala niya yung mga plano niya sa'yo. Pangatlo, you are not alone. God is always with you. Pangapat, surrender to God. At panglima, if you can hear His voice, follow Him. Amen. Pwede po ba tayo natin ito ngayon? Amen. Hallelujah. Pwede po ba tayo natin ito ngayon? Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa atin. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay meron tayong mga plano sa loob ng taon na ito. Ang dami natin gustong gawin, ang dami natin gustong ma-achieve. Na sa lahat ng ano natin ay, Lord, sana gawin mo ito. Lord, sana mangyari itong bagay na ito. Lord, ganito yung plano ko. I know that it's good to plan. Pero hayaan natin yung kung anong plano ng Panginoon ay yun ang maghahari sa mga buhay natin. Amen. Today, I know that God is talking to you. I know that God is talking to you right now. Come on. Pwede pikit natin yung mga mata natin. Huwag muna natin pasinin yung mga katabi natin. Listen to the voice of God. The word said, my sheep hears my voice and they follow me. Ang aking mga tupa ay naririnig nila ang aking tinig at sumusunod sila sa akin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw ito ang binagkalo mo sa bawat isa ko. And oh God, that you are talking to them right now, oh God. Continue to open their ears, Panginoon, so they may understand, Panginoon, your love for them, oh God. That your plans is the best plans, oh God. That your plans is the best plans, Panginoon. That you know better than us, Panginoon. Na alam mo, Panginoon, ang higit kaysa sa amin, Panginoon. Sa lahat ng oras, Panginoon, na alam po ng higit, Panginoon, kung anong nararapat para sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Allow us, Panginoon, to understand, Panginoon, that we need more of you, oh Jesus. That we need you, oh Jesus. Na apart from you, we can do nothing, Panginoon, na kahit magtrabaho kami, Panginoon, magtrabaho, gumawa kami ng gumawa, Panginoon, na kung kumilos man kami ng kumilos, mangisda man kami ng mangisda, Panginoon, wala kami makukuha apart from you, oh God. Apart from you, wala kami, Panginoon. Reveal to us, Panginoon, that we need you, that we need you, that we need you in our lives, Panginoon.
na lahat ng mga bagay dito sa mundo pang ito ay walang halaga, Panginoon. That all of this, Panginoon, ay walang halaga, Panginoon. That we need you, O Jesus. That we need you, O Jesus. Na sa lahat ng oras, Panginoon, ay kailangan ka namin, Panginoon, 24/7, Panginoon. At dapat sinasangguhin namin, Panginoon, ang aming mga gagawin ang aming mga plano, Panginoon, sa kung ano yung plano mo para sa aming Panginoon. Salamat, O Diyos, sa revelasyon na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkatuto, Panginoon, sa pagbubukas ng aming mga isipan, sa pagbubukas ng aming mga puso, Panginoon, na papurihan ka, na kilalin ka, Panginoon, honor ka namin, Panginoon, kung paano mo kami sinasamahan 24/7, Panginoon. Ay gagawin, Panginoon, kami araw-araw makikinig, Panginoon, sa iyong tinig, Panginoon, O Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah.